Sa pagbalik nga ni Paul George ngayong araw na ito, mga idol, para nga sa team ng Los Angeles Clippers ay talaga namang binulabog niya ang buong NBA. Hindi lamang dahil sa napaka-solid at napakaganda niya ngang performance na 34 points, 6 assists, 4 na steal, 66% sa 3-point line. Dahil na rin, mga idol, ang kanyang team na Clippers ay kumambak nga against sa Utah Jazz ng 25 points. Sa kalagitnaan nga ng 4th quarter, mga idol, with 6 minutes left, down ng 16, ito nga ang team ng Clippers. Pero sa pagtatapos nga ng quarter na iyon, ang final score na natin ay 121-115. Grabe nga ang pangunang mga idol na ito ni Paul George at kitang-kita nga natin ang kanyang epekto dito sa team ng Clippers. First game back, mga idol, grabe na ang performance at tinulungan pa ang kanyang team na manalo. At sa ating next balita naman, mga idol, ay patungkol nga dito kay Julius Randle. Ayon kasi sa isang Knicks reporter, maraming nga daw naniniwalang tao sa NBA na itong si Julius Randle na maaari niya ngang gayahin si James Harden at kung paano nga siya nagpa-trade sa Houston Rockets. Maaari nga silang magkaroon ng messy situation kagaya nung ginawa ni James Harden nung last days na nga sa Houston Rockets. At kung saaling nga mangyari yan, mga idol, siyempre hindi lang naman si Randle pati ang Knicks organization ang apektado, pati na rin ang kanilang mga teammates, pati na rin ang kanilang mga fans. Kaya nga't hanggat maaga, mga idol, ay dapat solusyonan na nitong organisasyon ng New York Knicks pati na rin si Julius Randle ang kanilang ang problema ngayon. At matapos ngang lumabas yung balita na yan, mga idol, meron na nga agad na trade proposal dito nga sa team ng New York Knicks patungkol sa kanilang all-star na si Julius Randle. At isa nga dyan, mga idol, ay involve ang Los Angeles Lakers pati na rin ang Detroit Pistons. 3-team trade, mga idol. Dito nga sa proposal na to, makukuha ng Los Angeles Lakers si Jeremy Grant, Evan Fournier at si Kelly Olynyk. New York Knicks naman, mga idol, ay matatanggap nga si Russell Westbrook, si Kent Bazemore at ang 2 future first round pick ng Los Angeles Lakers sa 2027 at 2029. Detroit Pistons naman ay makukuha itong si Julius Randle at ang magaling na batang player na si Cameron Reddish. At ayan nga, mga idol, ang isa sa maraming trade proposal dito nga sa team ng Knicks about kay Randle. At parang isa nga itong magandang deal, mga idol, para nga sa team ng Lakers. Hindi lamang nila makakuha itong si Jeremy Grant, makakuha pa nga sila ng isang spacer na sentro, si Kelly Olynyk na may tira sa labas at isang shooter na si Evan Fournier na kayang kumuha ng sarili niyang puntos. Pero ang tanong, mga idol, ang dalawang team ba, ang New York Knicks at Detroit Pistons, ay approve sa trade na ito? Pero mga idol, kung kayo ang tatanungin, sa tingin nyo ba maganda itong 3-team trade na ito? Komento nyo lamang ang inyong mga opinyon. At yan nga lamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!